Hi guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon, natapos na ako sa mga trabaho ko sa baba, guys. Tapos, kabakyat ko, ang dami kong pansahin, guys. Dami talaga, sobra. Alam mo, guys, ang pansahin ko. Dami. Kaya ngayon, magplansya ako. Kasi bukas, guys, pag hindi ako magplansya ngayon, guys, bukas, madagdagan na naman to. Para na tong mountain, guys. Kaya ang hirap talaga, guys, sa ibang bansa. So, pero tiniis ko lang talaga, guys, kasi walang choice. Kailangan talagang magtrabaho, guys. Tapos, kasi, hindi makatanggap tayo ng pera pag hindi natin pagtrabahuan, guys. Maliban na lang sa mga negosyante, guys. Pero dito, guys, tiis talaga, guys. Tingnan mo, ang laki ng mga planta ko, guys. Tapos ang liit ko. Okay lang yun, guys. Laban lang. Ganito talaga. Proud OFW. Proud isang nanay. Proud na may pamilya. Inspiration sa lahat ng mga ano dito, mga pagsubok, kinakaya ko. Ngayon kahit 11:30 na, guys, 11:30 ng gabi dito ngayon, ito, nagplansa pa rin ako, guys. Ganito kahirap, guys, sa ibang bansa, as in. Pero ako, guys, salamat naman ako, guys, kasi mabait naman yung mga amo ko, guys. Tapos, okay naman ako dito, guys. Pero ganito lang talaga, guys. Trabaho lang talaga. Ito talaga ang buhay talaga dito. At saka, okay naman yung amo ko, guys, kasi yung sweldo, untang naman. Walang problema sa amo ko, guys. Mabait sila, guys. At saka, minsan lang kasi, guys, maisip ko kasi, guys, kasi minsan napapagod ako, guys. Parang ayaw ko na magtrabaho. Parang hirap dito sa ibang bansa, guys, maghanap ng pera. Mahirap talaga. Tapos ganito, guys, pagkatapos mo sa ibang trabaho, guys, kahit gusto mo na magpahinga, mayroon pa rin nagtrabaho maghihintay sa taas. Ito, katulad ko, nagpansa ako. Kahit gusto ko na talagang matuloy. Kasi ako lang naman din ang gagawa nito, guys, eh. Kaya, ginagawa ko na ngayon, guys. Ganito pala kahirap, guys, sa ibang bansa, guys. Tapos, pero sa awa ng Diyos, guys, natiis ko kaya dito, guys, 6 years. Pero ngayong December na darating, nag 6 years ako dito, guys. Hindi ako umuwi kahit isang beses. Yung anak ko, guys, alam nyo, guys, yung anak ko, iniwan ko yung nag-iisa kong anak, isang taon at tatlong buwan. Pumunta ako ng Maynila, guys, June 29, 2015. Tapos pinanganak ko siya, guys, April 4, 2014. At saka pagkatapos dun, guys, pumunta ko ng Maynila mag-apply kasi nga maraming problema kasi, guys, kaya napilitan ako na pumunta talaga sa ibang bansa kahit masakit, guys, kahit masakit na malayo sa anak natin, diba? Sorry, guys, ha? Kasi ano, kasi parang emosyonal lang kasi isipin, kasi ano, parang masasaktan ako, guys, kasi ang liit pa ng anak ko, iniwan ko para lang maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Tapos pumunta ko Manila, guys, June 29. Stay ako ng Manila, guys.
kahit nandiyan ako sa Manila, guys, hindi talaga ako naghihingi ng pera doon sa amin. Nag-part-time ako, guys, ng trabaho ako. Kasi alam ko, may anak ako, tapos ayaw ko maghingi ng pera doon sa amin. Kaya, naghanap ako ng trabaho sa Manila. Part-time ako, guys. Kahit anong trabaho, guys. Basta may sweldo. Yun, ginagawa ko, pinapasok ko, nag-a-apply ako. Sa awa ng Diyos, nagtrabaho naman ako. May sweldo din ako. Hanggang, ang tagal ko sa Manila, guys. Nakaalis ako, guys, 2015, December 6, December 5. December 6, nakarating ako sa Saudi. Dito sa Saudi, Jeddah. Tapos yun, guys, pag alis ko, guys, ang sakit-sakit kaya, guys. Iniwan mo yung anak, pamilya, malayo ka sa mahal ng sa mahal mo. Tapos, pero tiniis ko, guys. Iniyak ko lang lahat yun. Para sa pangarap at maibigay ko yung mga pangangailangan ng anak ko. Ayun, nakarating ako dito, guys. Tapos, nag-2 years ako, guys. Wala pa rin akong pera. Kaya, nag-offer yung amo ko, guys, na kung hindi ako uwi, ibigyan niya yung plane ticket. Ayun, guys, kinuha ko yung plane ticket. Tumawag ako sa pamilya na hindi mo na ako uwi. Extend ako 2 years. Tapos, guys, for 2 years, for 2 years ko, guys, natapos ko na naman yung 4 years. Gusto ko na din umuwi. Naka-schedule na yung uwi ko, guys, March, end of the March. Pero, guys, naabutan ako, guys, ng COVID-19. March 28 sana ako uwi, 2019, naabutan ako, guys, ng nag-lockdown, guys. Akala ko, guys, hindi na yun mag-open. Akala ko matagal kasi nga maraming namamatay, guys, sa COVID. Tapos, guys, ayun, sabi ko sa amo ko, guys, na hindi na lang muna ako uwi. Kukunin ko yung 10 ticket. Okay naman yung amo ko, guys. Binigay niya yung 10 ticket. Pagkatapos, guys, ngayon, guys, mag 6 years na ako ngayon, December 6, guys. 6 years na ako, Tere. Tapos, nung May, guys, nung May, excited sana akong umuwi, guys. Natapos ko yung bahay ko, guys. Nakabili ako ng nakapundar din ako konti, guys. Kasi nga, ang gusto ko talaga kasi, guys, sana kasi hindi na ako magtrabaho sa ibang bansa kasi na ang hirap, guys. Pero, guys, ano, nung May, guys, parang gumuho yung mundo ko. Yung parang tinakpan ako ng langit. Alam niyo kung ano nangyari. Imbis na excited ako, guys, na uwi. Kasi ilang buwan na lang, May, June, July, August, October, November, December. Tapos, guys, bigla kong nahuli yung asawa ko. May babae. Pangalawa, guys, may anak sa ibang babae. Kaya parang wala akong ganang kumain noon, guys. Parang naglalakad ako, guys, no? Wala sa sarili. Parang absent-minded ako, blanko ako sa isip ko. Parang marami akong tanong. Siguro kasalanan ko, guys, kasi nga siguro kaya siguro naghanap yung asawa ko ng iba kasi hindi ako umuwi 6 years. Pero masakit, guys, kahit pinilit ko na patawarin siya, masakit pa rin kasi hirap kaya, guys, na ano, ikaw yung
Nagtitiis ka sa hira. Dito. Tiniis mo yung trabaho. Pawis. At saka, stress. Puyat. Lahat. Tiniis ko. Tapos, ganun lang pala ang mangyari, guys. Kaya, nasasaktan ko. Kaya ngayon, guys, patapos na ako sa December, hindi ko din alam, guys, hindi din ako makauwi pa din. Kasi, parang nasasaktan pa ko sa nangyayari. Pero ang iniisip ko, guys, yung anak ko, eh. Kaya, hindi ko pa alam, guys, sana, guys, hapusin ng Panginoon yung dibdib na mawala na sa isip ko yung gumagawa ng asawa ko. Kaya ganyan, guys. Ganyan kahirap, guys, sa ibang bansa. Nagtitiis sa trabaho dito. Tapos, yun lang ang mangyayari. Ganyan talaga, guys. Ang maghanap buhay, guys, sa ibang bansa. Kaya,